Okay, so good evening po mga bossing. Ayan, so dahil gabi na po ngayon, good evening po. And kung araw mo man po ito napanood, magandang araw po mga bossing. So ayun, so welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, so kita nyo naman po ang ating title. So, paano mangdaya sa STL. Okay, so bago ang lahat mga bossing, so kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga ngatinong video. Okay, so itong ituturo kong formula mga bossing, ayan, so nandito na siya. So makukuha nyo po paano mahuli ang bola. Ayan, paano manalo sa STL sa legal na paraan na may 100% na pangdadaya. Okay, so sa legal na paraan yung mga bossing, ha. So ang pangdadaya po kasi mga bossing, so ang iba sa mga as in yung daya talaga. So ito yung nangdadaya ka na nga mga bossing, yung hindi pa nila namamalayan. Okay, so tuturo ko po ito dahil sa 3 buwan po ako nag-vlog. So ayaw ko po talaga to i-public, itong top secret ko. So ang sikreto ko sa pangnadaya sa STL. Ayan, so actually meron akong tinuruan nito si yung pinsan ko. Ayan, so kananalo niya lang kanina ng 30,000. Okay, so thank you sa balato. Ayan, so binigyan tayo ng 700 pesos. Okay, so kuha na yun. Malaki na yun sa akin na balato. Okay, so tuturo ko po sa inyo mga bossing. Ayan, so nagdadalawang isip nga ako mga bossing, baka pag napanood ito ng mga taga-PCS o STL, so baka pahuli tayo, ireklamo ako. So ewan ko kung anong kakalabasan nito mga bossing. So kuan na lang natin mga bossing, so, kasi kuan naman po yan eh. Tutorial lang po ako mga bossing, tutorial lang. Pero ito ilalabas ko mga, i-reveal ko mga bossing kung paano mangdaya sa STL. Ayan, so paano ba mangdaya sa STL na basta waiting easy to Paris STL. So alam ko po ano ang formula niyan para mangdaya mga bossing. So pero sa short race, ayan, so hindi na po natin yan alam mga bossing. So andito, ito po ang mga kasagot mga bossing ng katanungan nyo. Ayan, so ayan, so nakukuha na ako mga bossing kung ipaalam ko ba to sa inyo mga bossing. Ayan, dahil baka mamaya niyan talagang yung kinakatakutan ko mangyari mga bossing. Pasensya na na. Okay, so top secret to bossing ni Aldrick. So kaso bawal ko to gawin ni mga bossing sa sarili ko. Ayan, so hindi ko to ginagawa sa sarili ko mga bossing. Ayan, pero may tinuruan akong mangdaya. Ayan, so sa pinsan ko nga po mga bossing. So nanalo po siya mga bossing ng 30,000. Okay, so paano ba tayo magsisimula mga bossing? Ayan, so paano ba tayo mga bossing? Kasi natatakot ako mga bossing kung i-reveal ko na po yung tutorial ko sa paano mangdaya sa kuan. Wala kang talo dito mga bossing. Wala kang talo dito bossing. Ayan, so in short, sasabihin ko sa inyo mga bossing, always ka po panalo dito. Ayan, so di ko alam kung saan ako magsisimula mga bossing dahil top secret to mga bossing. Ayan, so paano ba to i-explain ng maayos mga bossing? So kung maaari mga bossing, kuha muna kayo ng papel. Ayan, so o kaya ikuha nyo na lang po ito. Kung hindi nyo masyado naintindihan, panoorin yung mga bossing ng 3 beses itong video na ito. Dahil po itong top secret ko kung paano mangdaya, i-reveal ko na po sa inyo mga bossing. So kung excited ka na po mga bossing, so excited ako na may kinakabahan ako sa sarili ko mga bossing dahil baka mahinto yung pagbablogs natin. Imbis na katulong ako sa ibang tao, nakapagbigay tayo ng sumada, may reklamo pa tayo sa gagawin natin. So paano mangdaya sa STL na kung paano manalo ng sure. Okay, so sisimulan na natin ito mga bossing. So ayan, so shout out pala sa pinsan ko. Ayan, so thank you dahil sinunod mo yung tips ko sa'yo, yung paano mangdaya. Okay, so
Unang-una, kailangan mo kailangan yung mga bosing ng bullpen. Okay, so siyempre kailangan to ng bullpen kasi pansulat ito. Okay, so paano ba talaga mangdaya sa steel na walang talo? In short, panalo ka. Kada taya mo, panalo ka mga bossing. Ayan, so sana paniwala nyo ako mga bossing. So, kailangan mo mga bossing ng kuan mga bossing. So, nakakukan ako mga bossing. So, kailangan nyo to para manalo ko. Paano mangdaya? Ulitin ko lang, disclaimer ko lang mga bossing para masuspin naman kayo. So, huwag kayo mag-skip. Okay, so, paano mangdaya nang walang talo sa steel? Ayan, so, kung ikaw mahilig sa steel, di ba? So, araw-araw ka talo. Dahil meron nga mga nagtataya dyan sa steel, kapag hindi nakakataya, pag lumabas yung numero, nagsasabi sa sarili na, ay, sayang. Numero ko yun, hindi ko tinayaan, lumabas. Ayan, so, yung mga sinasabing biktima, ayan, so, may binigay na numero, tapos lumabas, hindi ka nakataya. Gaganon ka, sayang, hindi ko yung natayaan, di ba? Dahil, yun nga ang numero mo. Pero, in short mga bossing, hindi naman talaga yun ang priority na tatayaan mo. Lumabas lang, pero numero mo yun. So, hindi naman talaga yun eh. Kung kahit may pantaya ka, pwede mangyaring ibang matatayaan mo. Okay? So, huwag na natin itong mga patagal mga bossing. So, okay, so, kailangan mo nito mga bossing kung paano mangdaya sa STL. Unang-una, lakasan mo ng loob mga bossing. Okay, so, kinakabahan ako. Okay, so, kailangan mo nito mga bossing. Ito. Itong wallet na to bossing, kailangan mo to. Okay, so, ba't kailangan mo to mga bossing? Ba't kailangan mo to bossing ng wallet? Okay, so, ganito yung mga bossing. O kaya, kailangan mo ng alikansyahan. Ayan. Kailangan nyo to mga bossing. Wallet o alikansyahan. Bakit mga bossing? Ayan, so, kada taya mo mga bossing. Ayan, kada taya mo mga bossing. Magkano ka ba tumaya sa steel? So, kung sugalero ka talaga, tumataya ka ng tumbok 100, di ba mga bossing? 100. Ilista mo yan sa bullpen mga bossing, 100 pesos. Isang taya lang, ngayon, 100 pesos. So, ilista mo yan mga bossing ha. So, wag sa utak, ilista mo lang po yan mga bossing. 100 pesos. Okay, so, ang pera, ilalagay mo sa alikansya o sa wallet. So, basta ilista mo lang ang tinaya mo, may numero ka. Numero ka. Oras ng pagtaya, may numero ka. Tatayan mo ng 100 pesos. Pero yung pera, huwag mo ibibigay sa kuryador. Sa wallet mo. Ayan, so, pero yung numero mo, huwag mo din sasabihin sa kuryador. Okay, basta araw-araw ka, magkukon dito. Maglalagay kung anong itataya mo. Wala kang budget. 50 pesos. Okay, 50 pesos. Hulog mo dito yung 50 pesos. Pero yung number mo, isusulat mo pa rin. Huwag sa isip mga bossing, isusulat mo yan dito. Okay, so sa loob ng kuan mga bossing, sa loob ng isang buwan ka mga bossing, isang buwan ka nagtataya. Okay, so tigi 100 pesos. Ayan, di ba? Magkano na yon? 100 pesos sa loob ng isang buwan. Ayan, so 100, 30. Ayan, so 3,000 yung mga bossing, di ba? So, saktong isang buwan, lumabas mga bossing yung numero mo. Ano, tinayan mo. 14-16. Ayan, so lumabas yung numero mo, doon mo na kukunin sa alikansahan yung pera na panaya mo. Sureball, panalo ka. Diba? Sureball yun mga bossing. So, kung mahilig ka ng tumaya ng sabihin natin ng 500 isang araw mga bossing, kung malakas ka tumaya. So, ililista mo dito mga bossing ang sa papel lang. Kuha ka ng papel. Ilista mo dito mga bossing sa papel ang numero mo. Alam mo, 1-2 na ang numero mo. Tatayaan mo sana sa STL. Ayan, so, sabihin na 500 pesos kasi malakas ka tumaya. Okay, di ba? So, hanggat dito lumalabas yung 1-2 na yan, sige ka lang. Taya ka lang ng taya. Okay, so,
500 pesos in short. Kung walang budget, maliit pa dyan. Ayan, so balibalita ka rin sa STL. Pag lumabas ng 1 dos, yun, pwede mo nang kunin yung tinago mo sa alikansya o sa wallet. Sure ball, panalo ka dyan. So malay mo, nakaipong ka ng 50,000. Ayan, dahil so sa loob ng 2 taon, bago lumabas yung numero mo, di ba mga bossing? Di panalo ka, wala kang talo dito. Ayan, dahil sa steal mga bossing, mas marami pa yung talo kaysa sa panalo mga bossing. Ayan, so lihiti mo po yan mga bossing. Ayan, sana marami kayong mga bossing natutunan sa tutorial ko mga bossing. So, ayan nga mga bossing. Joke lang yung mga bossing. Ayan, so, hindi yan April Fools, hindi po yan mga bossing. So, napanood ko lang po yun sa isang vlogger kay Master Mandaraya. So, say ko, why not gawin ko tong content dahil naman wala pa ngayon update sa STL kasi bukas pa ata o sa Saturday at sa Lunes. So, it's a prank. So, yun na mga bossing. So, tingin ko po sa mga nanood dyan at sa mga nabiktima. Bawin na lang po tayo next time. And then, okay, so, bago lahat, shout out kay Ma'am Gina Landong dahil nilodan po tayo sa solid supporter natin dyan. Maraming salamat po Ma'am Gina Landong. Ayan, so, ingat po tayo, Luis. Nasa Bulacan siya ngayon. Okay na yung mga bossing, so wag nyo na alalahanin yun. So nasa inyo naman yun kung maniniwala kayo sa akin. Na-inspire lang ako kay Talsik, tuloy lang. Na-inspire lang ako kay Master Mandaraya. Okay, so sa isang mga iniidol ako mga vlogger. So thank you po. Ingat po tayo. Natatawa ko din. Okay.